Ang almoranas sa Ingles ay hemorrhoids o tinatawag ding piles. Ito ay ang mga namamagang mga ugat sa tumbong o rectum ng isang tao. Kung titingnan mo itong maigi, nagmumukhang mga varicose veins ang mga ugat sa paligid o labas ng tumbong. Hindi lamang sa labas ng tumbong lumilitaw ang pamamaga. Maaaring sa loob din ng rectum o tumbong ito magpakita. Ayon sa survey, 3 sa 4 na katao ay nagkakaroon ng almoranas. Sabi ng mga espesyalista, ang ganitong uri ng karamdaman ay kusang nawawala o gumagaling makalipas ang ilang araw. Subalit, may ilang sitwasyon din na kung saan ang almoranas ay nagiging malubha o nagiging chronic at pabalik-balik. Dahil sa karamdamang ito, ang taong may almoranas ay nakakaranas ng matinding sakit sa kanyang tumbong. Ang pang-araw-araw na kanyang gawain ay lubhang naaapektuhan, lalo na kapag naglalakad o umuupo. Kapag malubha ang almoranas ng isang tao, maaaring tumagal ito ng ilang linggo bago pa humupay ang kirot at pamamaga. Ang madalas na unang sintomas nito ay ang pagdurugo. Kapag ang iyong dumi ay may bahid ng dugo, malaki ang posibilidad na may internal hemorrhoid o almoranas ka. Nagkakaroon ng almoranas ang isang tao dahil sa pagtanda, madalas na pagdumi, at namamana o nasa lahi na. Ito ang mga dapat iwasan upang huwag dapuan ng almoranas. Huwag uupo ng matagal sa toilet bowl dahil nagdudulot ito ng matinding pressure sa tumbong. Huwag mo ding pigilan kapag nakaramdam ka na kailangan mong dumumi. Iwasan mo nang gumawa pa ng iba pang bagay katulad ng pagse-cellphone sa banyo habang nakaupo sa bowl. Ang ibang tao nga ay nagtatagal na nakaupo sa bowl gamit ang cellphone ng 1 oras o mahigit pa. Dahil sa mga oras na ito, ay nakagawian na nilang basahin ang kanilang social media o mag-internet habang nasa banyo. Mas mahaba ang oras na nakaupo ka sa toilet bowl ay mas mabilis din ang pagbaba ng dugo at pamumuo nito sa iyong tumbong. May mga taong nagpipigil ng kanilang pagdumi o pagtahi. Nakakasama sa kalusugan ang ganitong gawain. Kapag pinigilan mo ang natural na pakiramdam ng iyong tiyan upang ilabas ang dumi, ay malalason ang iyong bituka at dadaloy ang lason sa iyong mga ugat. At ang pinakamadalas na naaapektuhan kapag nagpipigil ng pagdumi ay ang appendix ng isang tao. Napupunta sa gilid nito ang toxin na nagiging sanhiri ng pamamaga ng appendix. Dahil namamaga ang appendix, nagkakaroon dito ng impeksyon hanggang sa kapag hindi na makayanan ng appendix mo ang pamamaga, ito ay puputok at lubhang malalason ang iyong bituka. Ang almoranas ay pwedeng nakabitin o nasa loob ng intestine. Lahat ng tao ay may almoranas at parte na talaga ito ng katawan ng tao. Kapag humina na ang function ng mga supportive tissues sa ugat ng almoranas, ito ang nagiging sanhi kung bakit nagkakaroon ng problema sa almoranas at ito ay namamaga. Iba't iba ang grado ng almoranas. Stage 1. Nasa loob ang namamagang almoranas. Stage 2. Sa tuwing dumudumi ay lumalabas ang namamagang almoranas. Subalit kusang bumabalik sa loob makalipas ang ilang minuto o oras. Stage 3. Lumalabas ang namamagang almoranas sa tuwing dumudumi, subalit matagal bago ito pumasok muli. Ang ibang tao ay pinipilit itong ipasok sa loob upang maibsan ang kirot o burning feeling na kanilang nararamdaman habang ito ay nasa labas. Stage 4. Parati nang nasa labas ang namamagang almoranas. Hindi na ito magagawang ipasok pa dahil malaki na at grabe na ang kondisyon. Mahirap gamutin ang almoranas. Samantala, sa internet ay marami kang makikitang solusyon at alternatibong pamahid upang mawala daw ang sakit o kirot dulot ng namamagang almoranas. Subalit, mahirap magtiwala sa sariling gamutan dahil maaaring mali ang iyong ipapahid sa iyong tumbong. Ang ibang pamahid ay maaaring allergic ka dito. Dahil dito ay mas gagrabe pa ang iyong kondisyon. Sabi nila, ang apple cider daw ay nakakapagpaalis ng kirot at pamamaga ng almoranas.
Sa totoo lang, hindi advisable na gamitin mo ito dahil ang apple cider ay matapang na liquid. Nakakapagpanipis ito ng balat at maaaring masunog ang iyong balat. Kapag manipis na ang balat ng iyong tumbong, kaagad na magdurugo ito sa tuwing ikaw ay dudumi. Ang pinakamainam na karampatang lunas kapag ikaw ay may namamagang almoranas ay dumulog kaagad sa isang espesyalista o doktor. Komprehensibong kanilang nalalaman sa karamdamang ito at papayuhan kanila ng epektibong gamot na kailangan mong inumin o ipahid upang maibsan ang hirap na dulot ng almoranas. Kung simple pa lang o nasa stage 1 pa lang ang iyong almoranas, isa sa pinapayo ng doktor ay paggamit ng tinatawag na sitz bath. Ang bagay na ito ay dinisenyo upang ikaw ay makaupo ng komportable at sa ilalim nito ay mayroong maligamgam na tubig. Ang temperatura at usok na nanggagaling sa tubig sa ilalim ay nakakapagpagaan ng pakiramdam sa iyong tumbong. Ang number one na ipinapayo ng doktor kapag ikaw ay nakakaranas ng almoranas ay ang ugaliing kumain ng maraming gulay sa tuwing ikaw ay nasa hapagkainan. Mas maraming fiber ay mas makakabuti upang matunaw ng maayos at makagalaw ng komportable ang iyong dumi sa iyong intestine. Iwasan mo ang mga mamantika at may fats na pagkain katulad ng dairy products katulad ng dairy cream, ice cream, mayonnaise at iba pa. Number one din na dapat iwasan kapag may almoranas ka ay ang pagkain ng mga karne at baboy. Ang mga pagkain ito kasi ay nakakapagpahirap sa iyong tiyan upang tunawin ang pagkain. Nagtatagal ang natunaw na pagkain sa iyong tiyan at kadalasang namumuo ito. Dahil hirap ang iyong intestine na i-push o pagalawin ang dumi sa loob, nagkakaroon ng matinding puwersa sa iyong tumbong. At ang resulta ay pamamaga ng balat sa loob ng iyong bituka. Nauuwi ito sa pamamaga ng almoranas at pagkagasgas ng balat. Kaya nga nagkakaroon ng pagdurugo. Masarap kumain ng masasarap na pagkain. Subalit, karamihan sa mga masasarap na pagkain ay hindi kailangan ng ating katawan at nakakapagdulot pa ito ng karamdaman. Ang saya na dulot ng masasarap na pagkain ay panandalian lamang at ang kaakibat nito ay matagal na pagdurusa. May mga pagkain na hindi masarap, subalit kailangan ng ating katawan. Masarap kumain ng masarap na pagkain, ngunit mas masarap mabuhay kung tama ang pagkain iyong kinakain. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video nito, please don't forget to click like and subscribe to this channel for more updates. See you again!